Mahigit 13,000 toneladang emisyon ng sulfur dioxide na itala ng FIVOC sa Bulkang Taal sa loob ng isang araw. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Matapos na mabalot ng volcanic smog ang mga lugar sa Batangas na malapit sa Taal Lake, naglabas na makapal na usok ang Bulkang Taal Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng umaga. Base sa monitoring ng FIVOC, nasa 13,572 tonelada ng volcanic sulfur dioxide ang inilabas ng bulkan sa loob lang ng isang araw at umabot sa 2,800 metro ang taas ng usok ayon sa FIVOC. Base sa ipinakikitang aktibidad ng bulkan, posibleng mangyari ang pre-magmatic eruption o ang mahinang pagputok nito. Hindi naman yung mga tulad ng mga eruptions nung tinitingnan natin dyan sa alert level 1 is yung mga biglaang siguro pagputok, yung sinasabi natin na steam-driven or phreatic eruptions. Nababahala naman ang residenteng si Ami ng Barangay Banyaga sa Agunsilyo, lalo't malapit lang sila sa Taal Volcano. Baka maulit yung pagputok niya eh, di nakakatako. Tapos minsan wala namang sasakyan. Dahil sa aktibidad ng vulkan, umabot sa mahigit 6,000 residente ng Agunsilyo ang apektado ng volcanic smog. Masakit po sa lalamunan. Ang mga bata ho'y tinatrangkaso na rin at gawa ng ubo sipon sa nalalanghap nga hong gayan. Pag malakas po ang sulfur ay hindi po kami nalabas. Pero kahit naman po nakasara ang bahay ay suot pa rin po naman sa loob. Bilang solusyon, namigay na ng face mask at bitamina ang Municipal Health Office. Kulang talaga, siyempre yung supply hindi naman ganun karami. So nag-request kami sa province, sa Provincial Health Office. Nasabi naman sa amin, by Monday, magbababa sila. May additional kami ng mga multivitamins. Payo pa ng MHO sa mga residente. Nalagyan ng towel, yung wet towel, nakasapin sa face mask. Hindi naman alintana ng ilan ang volcanic smog. Wala namang problema dito. Bihasa na kami dito. Hindi na ho. Masanay na ho ang ilong ho eh. Wala ho. Kahit ho, umusok ho na umusok. Paalala ng FIVOC at Health Authority, masama ang epekto ng volcanic smog sa kalusugan. May mga health implications yung VOG saka SO2, mataas na SO2. Aside from health implications sa human population, lalo na yung medyo mahina yung immune system. Tapos yung matatanda, yung COPD nila na-aggravate, magkakaroon ng hapo dahil ng amoy. Panawagan ng health office sa mga residente, kumuha lang ng libreng face mask at gamot sa pinakamalapit na health center. Siniguro naman ng LGU na nakahanda sila sakaling lumala pa ang sitwasyon ng Bulkang Taal. Ako si Andrew Bernardo para sa GMA Regional TV.